Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Reklamong kidnapping at serious illegal detention ang isinampalaban sa isang opisyal na pulis at tatlong iba pa na sangkot umano sa pagkawala ng Batangas beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, kabilang sa mga suspect ay ang sinasabing kasintahan ng biktima na si Police Major Alan De Castro na siyang kikitain dapat ni Camilon sa Batangas City bago ito mapaulat na nawawala noong October 12. Kabilang din sa mga sinampahan ng reklamo ang personal bodyguard at driver ni Camilon na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pang hindi kilalang suspect. Kamakailan ng matagpuan ng Batangas City Police Station ang sasakyan ng biktima sa isang bakanteng lote sa Barangay Palyocan East. Batay sa ulat ng PNP Crime Investigation and Detection Group o PNP-CIDG, isa sa nakikita nilang pinag-ugatan ng pagkawala ni Camilon ay ang kagustuhan ng biktimang makipaghiwalay sa kasintahang pulis. Sa ngayon, hawak na ng pulisya si De Castro habang dinala naman ang kotseng walang lisensya na umano'y sasakyan ng biktima sa Camp General Miguel Malvar sa Batangas upang sumailalim sa forensic investigation. Posibleng ginagamit na hideout ng Hamas sa kanilang hostage ang mga ospital sa Gaza ayon sa Israel Defense Forces. Sa video na inilabas ng IDF na kuha sa Rantisi Hospital, natagpuan ng ilang mga armas, hand grenades at explosive vest sa ilalim ng pagamutan. Una nang iniulat ng IDF na napatay nito ang commander ng Hamas na si Ahmed Siyam na sinasabing hinostage ang nasa 1,000 residente at pasyente sa nasabing ospital upang gamiting human shield. Samantala, handa umanong magpalaya ng 70 bihag ang armed wing ng Palestinian militant group na Hamas kapalit ng 5 araw na ceasefire sa pagitan nito at ng Israel. Ito ang sinabi ng Al-Qassam Brigades sa grupo sa Qatari Mediators na unang nanawagan ng pagpapakawala sa mga kababaihan at menor de edad na bihag at pagpapalaya sa nasa 275 na katao na idinetene naman umano ng Israel. Bukod sa hiling na ganap na tigil putukan, dapat umanong payagan ang humanitarian relief sa anmang panig ng Gaza Strip. Nasa 5 linggo na ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas na kumitil sa buhay ng 1,200 na katao sa Israel ayon sa Foreign Ministry ng nasabing bansa at higit 11,300 naman sa Gaza ayon sa Gaza Health Ministry. Nagtipon-tipon ang mga kawani ng Department of Agriculture o DA para sa kanilang flag ceremony kasama si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at Senator Robin Hood Padilla November 13, Lunes, ang araw ng launch ng Hibla Bida, ang 2023 National Fiber Crops Summit. Ito ay inorganisa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Ang Hibla Bida Summit ay ang pagtutok sa fiber crops, particular ang abaka, cotton, salago, pinya at silk. Ito ay hindi lamang exhibit ng likas na pamana ng ating bansa, ngunit bahagi ng future economic viability, competitiveness and sustainability, gayon rin ang papel ng fiber crop industry sa kasaysayan at kinabukasan ng Pilipinas. Bukas ang exhibit at marketplace hanggang November 16 sa Department of Agriculture Main Lobby. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.